It's not my fault! I did not do anything! Malakas na sigaw ni Riza habang pilit na ipinagtatanggol ang kanyang sarili. How dare you! You have the nerve to shout at me? At your boss? Galit na sigaw rin sa kanya pabalik ng mataba at panot niyang boss sa kumpanya. Hindi na niya kaya pang pigilan ang galit na nararamdaman lalo pa at hindi lang ito ang unang beses na nangyari ito sa kanya. Christ! Get that woman away from here! Utos dito sa isang bodyguard nito. I'm telling you the truth! I'm not the one who stole that! I'm sure someone did it and framed me up! Pilit na paliwanag niya habang hawak na siya ng lalaking bodyguard sa kamay. I don't care about your excuses, Riza. I'm done with these lies. Sambit nito tsaka tumalikod. Then why don't you investigate? I swear, it's not me! Para bang anumang oras ay maiiyak na siya. Sa loob ng 23 taon niya sa mundong ibabaw, ay ngayon lamang siya napagbintangan na magnanakaw. Ni hindi niya ngang magawang kumupit noon sa pitaka ng nanay niya. Iyon pa kayang may sarili na siyang pera para gamitin sa pansarili niya? No more excuses, Riza. You're fired. Malakas na sigaw nito habang nakatingin sa kanya ng matalim. Tila ba'y umalingaw-ngaw ito sa kanyang tenga kaya hindi na niya nagawa pang makapanlaban nang hilain na siya ng lalaki palabas ng opisina ng boss. Take your things and get out of here. Mahinahang sambit ng lalaki, tsaka siya binitawan. Inis naman siyang umalis sa harap nito. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng sumalubong sa kanya ang mga kasamahan na nakatingin sa kanya. Karamihan sa mga ito ay Pilipino rin, katulad niya na nagtatrabaho dito sa Canada bilang domestic helper. At katulad ng inaasahan, ay matalim ang tingin ng mga ito habang tila dina-judge ang bawat galaw niya. Oh, there you are! Kamusta ang pag-uusap niyo ni boss? Napatunayan mo ba na hindi ikaw ang kumuha ng nawawalang pondo sa funds natin? Tanong ng isang babae. Kapansin-pansin ang malaki nitong hinaharap, makapal na make-up at halos tila ba'y namutok sa pula ng mga labi. Napakunot ang noon niya at palihim na napakuyom ng kamao. Akala mo ba? Hindi ko alam ha, Brianna? Alam kong sinet up lang ako ng kung sino para lang mapagbintangan ako at mawalan ng trabaho. Tama ako, hindi ba? Sarkastiko at matapang na sambit niya sa harapan ng babae. Psst, akala niya ba ipapaapi ako sa kanya? Parehas lang kaming DH dito no? At hindi porket bet siya ng boss namin ay magpapaapi na ako sa gaya niya. Sa isip-isip ni Riza, umakto na tila nasaktan si Brianna sa kanyang sinabi. OMG! Riza is suspecting me! How dare you! Pakunwari at pabiktimang sambit nito sa kanya. Napaniwala naman ng mga ito ang ilan nilang mga kasamahan. Grabe ka naman Riza, wala namang ginagawang masama si Brianna eh. Nag-aalala lang kami sa'yo pero grabe ka namang mga bintang. Sambit ni Josie sa kanya. Oo nga. Huh? So kasalanan ko pa? Sa isip-isip niya habang halos umiiyak na sa harapan ng mga ito. Napabuntong hininga na lang tuloy siya tsaka tumalikod sa mga ito. Bala kayo sa gusto niyong paniwalaan. Hindi naman na ako nagtatrabaho dito kaya etong sa inyo. Sambit niya sa mga ito tsaka humarap sa mga katrabaho at binigyan ng middle finger. Napasinghap ang mga ito sa gulat dahil sa kanyang ginawa. Wala namang pakialam si Riza at patuloy lamang sa maglalakad, papasok sa kanyang kwarto at kinuha ang mga gamit. Ha? Huh? Then how can I go back to the Philippines? Takang tanong niya sa kanilang manager. It's not my problem anymore, Riza. Pasalamat ka nga at hindi na pinabayaran sa'yo lahat ng nawala na pera eh. Supposedly, $500,000 ang nawawala pero magkano lang ang sahod mo. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Uyam pa ng manager sa kanya habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Nawala na nga ako ng trabaho, wala pang sahod. Puisit na buhay to. Sa isip-isip niya habang naglalakad papunta sa inuupahang apartment. Papasok pa lamang siya sa kanyang kondo ay napansin na niya ang dalawang tao na tila ba'y lasing na. Agad siyang napangiwi nang makitang naghahalikan ang dalawa at naglalampungan sa hagdan. Puisit!
Wala na ngang pera, wala pang trabaho, wala pang jowa. Ano ba talaga? Akala ko ba kapag nag-abroad ka, iyayaman ka? Inis at may halong paninisi sa boses niya nang sabihin iyon. Napahiga na lang tuloy siya sa kama habang nakatingala sa kisame. I hate life. Sa isip-isip niya, tsaka buli siyang bumangon. Kakain na sana siya sa kanyang kusina nang biglang may kumatok sa kanyang pinto. Yes? Agad na bumungad sa kanya ang mukha ng kanilang landlord. Oh, the bill. Yes, you didn't take it to the front desk. Sambit ito sa kanya tsaka umalis. Punyeta, may bill pa pala ako. Sa isip-isip niya tsaka muling sinara ang pinto. Pagkatapos niya kumain ay tinignan niya ang kanyang wallet at binudget ang natitirang pera. I should get a job, but I don't think I can work here in Canada anymore. Wala na akong pera at sakto na lang ito para makabayad ng ticket at upa ko. Puisit, sahod ko na sana ngayon eh. Sa isip-isip niya, stress na siya at mas lalo pang bumabalik ang nakakainis na tingin ng mga katrabaho niya dahilan para mas lalo siyang madepress. Hindi ito pwede. Bata pa ako at hindi pa ito ang katapusan ng buhay ko. Kung hindi ako magiging mayaman sa pagtatrabaho, well, maghahanap na lang ako ng mapapangasawa na mayaman. Pang-motivate niya sa sarili, tsaka agad na napatayo at nakangiting tagumpay. At katulad nga ng kanyang sinabi, ay nagtungo siya sa bar. May savings pa naman siya kahit papaano, kaya naman nakapag-enjoy pa siya kahit papaano. Hello, I'm Riza. Malanding pagpapakilala niya sa Canadian na lalaki. Ngunit hindi siya nito pinansin at bahagya lamang na tumango. Kanina pa ako dito ah. Bakit wala man lang gustong makipag-usap sa akin? Bad trip na tanong niya sa sarili, tsaka ininom ang alak na hawak. Hindi pwedeng uuwi ako ng Pilipinas nang walang afam! I need afam! Lasing na sigaw niya habang lasing na umiinom ng whiskey. Wala na siyang pakialam kung napapatingin na sa kanya ang ilan sa mga tao sa bar. Hindi naman siya naiintindihan ng mga ito eh. Mga baliw! Bakit ayaw niyo sa akin ha? Pangit ba ako? Kapalit-palit ba ako? Ha? Panis! Parang Liza lang ano? Natatawang sambit niya habang malakas ang halakhak. Girl, are you okay? Nag-aalalang tanong ng bartender doon. Ha? Sino nagsabing hindi ako okay? Akala nila iiyak ako? As if, kaya ko maging mayaman nang hindi nagtatrabaho ano? Malakas na sigaw niya tsaka muling ininom ang nasa baso. Ngunit para bang nakulangan siya dito, kaya naman inagaw na niya ang bote at tinungga ito. Miss, don't drink that! Awot pa ng lalaki dito. Ngunit sadyang lasing na ang babae. Ilang saglit lamang ay tumayo siya sa kanyang inuupuan at nagtungo sa dance floor. Wala na siyang pakialam kung sino ang makasayaw niya. Wala akong pakialam kung may maka one night stand ako dito. Huling araw ko na naman dito eh. Sa isip-isip niya. May ticket na kasi siya at bukas na ang flight niya pabalik sa Pilipinas. Kaya naman, wala na rin siyang pakialam kung may kahihiyan man siyang magawa dito. Dahil ito na rin naman ang huling araw niya dito sa Canada. Pakanta-kanta pa siya habang sumasabay ang bawat galaw niya at indayog sa tugtog. Maya-maya ay naging sexy ang tugtog kaya naman kani-kaniya ang sayawan din ng mga naroon. Maliban kay Riza na mag-isa lamang na sumasayaw sa pwesto niya. Psst, wala akong makakasayaw dito eh. Sa isip-isip niya, tsaka nakikipagsiksikan sa mga tao sa gitnang bahagi ng dance floor. Kaliwat kanang lalaki ang sumasayaw sa kanyang likuran at lahat ng iyon ay ine-enjoy na lamang ni Riza. Hanggang sa maya-maya ay isang braso ang pumulupot sa kanyang bewang. Bahagya pa siyang natigilan at napasinghap kaya bahagya siyang lumingon dito. Ngunit sa sobrang dilim at lasing na rin ni Riza ay hindi na niya masyadong naaninag ang mukha nito. Ah, bahala na. Basta afam, ayos na. Sa isip-isip niya at mas lalong ginalingan ang bawat indayog. Hindi na niya kontrol ang ginagawa ng kanyang katawan, kaya naman nakisabay na lang din siya sa bawat sayaw nito. Iginiling niya ang kanyang katawan palapit sa likuran nito.
Ang kamay ng lalaki ay patuloy din sa paglalakbay sa kanya. I like you. You're hot. Mahinang bulong ng lalaki sa kanyang tenga habang bahagyang hinahalikan ang kanyang leeg. Ha? Huh? I can't hear you. Malakas na sigaw ni Riza sa lalaki. I said I like you. You like you? Pag-uulit pa ng babae na ngayon ay wala na sa kanyang wisyo. Nagtiimbagang naman ang lalaki na tila ba'y nanggigigil na sa kanya. Agad siya nitong inikot at iniharap sa lalaki. Hindi na nagawa pang makapanlaban ni Riza dahil nasakop na rito ang kanyang labi. Napapikit na lang din ang babae tsaka ipinalupot ang braso sa leeg nito. Wala na silang pakialam sa ibang tao. Ang lalaki ay mas lalo lamang naaakit sa tuwing tumutugon siya dito. Maya-maya pa, napapikit na lang ang babae at alam niyang pagsisisihan niya ito. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Hanggang sa pinagsaluhan nilang dalawa ang mainit na gabing iyon. Kinabukasan, Please, please, Lord! Kunin mo na ako now na! Halos hindi magawang humarap ni Riza sa lalaki. Pasimple siyang sumilip dito at nakitang inaantok pa ang lalaki at napapahikab. I'm sorry, Mapa! Naisuko ko na po ang bataan! Mukhang di na rin ako makakapag-uwi ng afam! Mukhang masungit ang nabingwit ko! Sa isip-isip niya, tsaka napangiwi. What is it? Ha? Huh? Gulat siyang napatingin sa lalaki. You keep on looking at me. What is it? Tanong ng lalaki, tsaka bahagyang napangalumbaba sa bintana. Nakahawak pa rin ang isang kamay nito sa manibela habang naghihintay na umusad ang trapiko. Ha? Nothing. Kinakabahang sagot niya dito, tsaka agad na napaiwas ng tingin. Don't you ever think that we are close just because you slept with me last night? Sambit ng lalaki, tsaka muling ibinalik ang paningin sa daan. Ha? Huh? Of course not. Bakit ko naman iisipin yun? Ito si Kuya, masyadong asyuwero. Sagot niya dito. Alam naman kasi niya na di siya nito naiintindihan. Hindi ako asyuwero, okay? I just don't want anyone to take advantage of me. Simpleng sagot nito na nagpagulat kay Riza. You can understand Tagalog? Gulat na tanong niya dito. Oo, my mom is a Filipino. I was raised in Baguio before. Simpleng sagot ito sa kanya. Halos masabunutan na lang ni Riza ang sarili dahil sa kahihiyan. Buisit! Akala ko pa naman ay kano ito. May Pinoy din pala ang dugo. Ibig sabihin, naiintindihan niya lahat ng pinagsasabi ko kagabi. Masyado pa naman akong masama at madumi kagabi. Kung ano-ano pinagsasabi ko. Mahinang sambit niya dito, tsaka agad na napaiwas ng tingin. Wala na bang ibang daan? Kinakabahan at naiiyak na tanong ni Riza. No, and it's not my fault na inayos nila ang kabilang lane. Sagot ng lalaki. Please Lord, sana makahabol ako. Mangingiyak-giyak na sambit niya sa sarili. Hindi na alam ni Riza ang gagawin dahil 30 minutes na lang ay flight na niya ngunit wala pa rin siya sa airport. Pwede ba bilisan mo magmaneho? Please lang! Hindi ako pwedeng malate. Hindi ko kayang magparibok kapag na-miss ko yung flight. Sambit niya sa lalaki at hindi na mapigilan ang sarili na maiyak. Ngayon kasi ang araw ng uwi niya sa Pilipinas at matapos ang nangyari kanina sa kanilang dalawa ni Kane ay nakiusap siya dito na ihatid siya sa airport. Are you kidding me? Pasalamat ka nga at ihahatid kita sa airport eh. Tss, the nerve. Ungol ng lalaki sa kanya. Napasimangot na lang tuloy si Riza habang nakatingin sa labas ng bintana. Makalipas ang ilang saglit ay nakarating na rin sila doon, kaya agad na kinuha ni Riza ang mga gamit sa likod ng sasakyan ni Kane. Psh! Sambit ni Kane habang nakatingin sa babaeng nagmamadaling umalis sa harapan niya. Hindi man lang nagpasalamat, ganun na ba talaga siya kalate sa flight niya? Nakakunot noong sambit niya sa sarili, tsaka muling bumalik sa loob ng kotse niya. Bahagya siyang napahawak sa ulo, tsaka napasandal sa upuan niya. Oh, my head hurts. So much hangover. Sambit niya, tsaka napapikit habang nakatingala. Sa katunayan, ay tanghali siya palaging nagigising. Ngunit dahil sa pangungulit ni Riza sa kanya kanina, ay napilitan siyang samahan ito
na pumunta sa apartment nito at ihatid sa airport. Why did you even do that, Cade? One, you let her into your condo. And now, you even do that for her. Just, what's wrong with your head today, Cade? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili. Umuwi na lang siya matapos iyon. Wala naman rin siyang magagawa dahil paniguradong iyon na rin ang huling beses na makikita niya ito. Pagdating niya sa kanyang kondo ay agad siyang napahiga sa kama. I wanna sleep. Ungol niya tsaka hinayaan ang sarili na makatulog muli. Ngunit hindi pa man siya tuluyang hinihila ng antok ay biglang pumasok sa kanyang isipan ang imahe ni Riza habang nagniniig sila kagabi. Otomatikong ngumiti ang binata at napatawa pa ng mahina bago muling bumalik sa pagtulog. Nagising na lamang si Kane nang marinig niya ang alarm niya mula sa kanyang telepono. Hello? Inaantok na pagsasagot niya sa tawag nito. Bro, where are you? I thought you will pick up John. Takang tanong ng kaibigan nito sa kabilang linya. Agad na napabangon si Kane dahil dito at napatingin sa orasan. It's already 7 PM. Sa isip-isip niya, tsaka napahawak sa ulo. Susunduin niya kasi dapat sa airport ang kaibigan na galing sa Japan. Pinsan niya rin ito sa mother side niya at naisipan na bumisita dito sa Canada. Oh, sorry. Nakatulog ako eh. Ayos, nag-inom ka ba? Grabe naman yung tulog mo. Sambit ni George sa kabilang linya. Pilam din ang kaibigan niya, katulad niya. Ngunit mas sanay din talaga ito sa Filipino. Sorry. Paumanhin na lamang niya, tsaka tumayo sa kama at nagtungo sa bathroom niya. Ayos, bahala ka nga. Punta kami dyan mamaya sa condo mo ha. We'll celebrate his promotion sa Japan. Wait. Hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang bigla na siya nitong pinatayan ng tawag. Bastos talaga. Sa isip-isip ni Kane at ibinaba na lamang ang tawag. Napailing na lamang siya at nagumbisa na lang na maligo sa kanyang shower. Nang matapos siya sa paligo, ay agad na siyang lumabas suot ang kanyang bathrobe. Napakunot noo si Kane nang marinig ang doorbell. Nandyan na agad sila? Sabi ko namang ayaw kung may pumupunta dito sa kondo ko eh. Sa isip-isip niya habang pinupunasan ang kanyang buhok. What? Tanong niya nang buksan niya ang pinto. Bahagya pa siyang nakasandal dito nang mapagtanto kung sino ang dahilan ng pagtunog ng bell. Riza? Takang tanong niya habang nakakunot ang noo sa babae. Nakayuko ang babae at halos mangiyak-ngiyak na nahumarap sa kanya. I need your help. Mahinang sambit ito. Huh? I need your help. Please. Natawa ng pagak ang lalaki at lumabas sa kanyang pinto at hinarap ang babae habang naka-cross arm. And why would I help you? Nakataas ang kilay na tanong niya dito. Eh kasi... Kasi? I don't even know you personally. I thought you came back to the Philippines. What are you even doing here? Takang tanong niya. My flight was delayed. Mahinang sagot ng dalaga. Huh? Malakas na tanong ni Kane. My flight was delayed. Pangungulit ng dalaga ngunit umakto pa rin si Kane na hindi ito narinig. What? I can't hear you. Sambit niya dito. Na-delayed yung flight ko! Malakas na sigaw ng dalaga sa kanya na nagpagulat kay Kane. Nahihiya itong napaiwas ng tingin matapos mapatingin sa kanila ang ilang tenants na nakarinig sa sigaw ni Riza. Could you please lower your voice? Irritableng sambit niya dito. Eh sabi mo hindi mo ko narinig eh. Baliw ka ba? Irita rin na sagot ni Riza. Tinignan niya ng matalim ang dalaga. I thought you need my help. Malamig na tanong ni Kane na animo'y pinagbabantaan ng dalaga. Agad na natauhan si Riza dahil sa kanyang inakto at agad na napayuko. Sorry, hindi ko naman gusto na sumigaw sa'yo. Sorry. Mahinang sambit ng dalaga sa kanya. Hindi alam ni Kane kung ano ba ang meron sa babaeng ito, pero para sa kanya ay kakaiba ito. Para bang nais niyang matawa sa ekspresyon nito ngunit ramdam niya ang mabigat na dinadala ng dalaga. Napa-cross arm na lang siya at bahagyang sumandal sa pinto. Dapat lang. What help do you need ba? Tanong niya dito habang nakatingin sa malayo. Hindi niya nais tingnan ang mga mata ng dalaga
dahil natatakot siya na baka matulala siya sa ganda nito. My flight was delayed dahil sa bagyo. I'm not sure kung kailan mariribook. So I need to wait for that. So, if it's okay with you, pwede ba akong makitira sa bahay mo? Nahihiyang tanong ni Riza. Maski naman ang dalaga ay hindi ito naisip na magtatanong siya ng ganito sa lalaki. Sa katunayan ay napipilitan na siya sa lagay ng ito. Wala naman kasi siyang kakilala o kamag-anak dito sa Canada. May mga kakilala naman siya na pwedeng tuluyan ngunit ayaw niyang ibaba ang pride lalo pat ang mga ito ay mga dati niyang katrabaho. Napakunot naman ng noo ang lalaki. Ah, ano na naman kinalaman ko dyan? Why don't you rent a hotel room until you get your flight? Suhestyon ng lalaki sa kanya at bahagya pang napairap. Para bang sinasabi nito na wala siyang common sense. As if ganun lang kadali. Wala na nga akong pera, naubos ko na kahapon at wala na rin akong babalikan na apartment. Dahil umalis na ako kahapon. May naka-check-in na rin doon sa kwarto ko. Mangiyak-ngiyak na sambit ni dito sa lalaki. Pasimple siyang sumilip dito at tila ba ina-examine na nito kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Please, maniwala ka na sa akin. Nakakahiya na itong ginagawa ko ah. Sinong mag-aakala na sa lahat ng option ay ikaw pa? Ang no choice ko ano? Ikaw na nakasama ko lang naman sa isang hindi makakalimutang gabi? Sa isip-isip ni Riza, tsaka napayoko at nagkunwaring umiiyak. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Please, wala na akong malalapitan maliban sa'yo. Umiiyak na sambit ni dito para lamang matulungan siya ng lalaki. Ngunit kahit na anong pag-arte ang gawin niya, ay hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon sa mukha ng lalaki. So, you expect me to help you? Tanong ng lalaki sa kanya habang nakataas ang kilay sa kanya. Yes, please. Pangako, I will do everything to help you. I will keep your room clean, your laundry. Just let me stay for a few days here. Gagawin ko lahat, please. Pakiusap ni Riza habang magkaaklob ang dalawang palad. Nagpapi-eyes din siya para lamang pumayag ito. Ibinaba na niya ang pride kaya naman lulubusin na niya. Isa pa, kapag nakaalis na siya dito ay hindi na rin naman niya makikita pa ang lalaki. Ayos lang ito dahil siya lang naman ang makakaalam ng kahihiyan niya dito sa Canada. Hesitant naman si Kane tsaka umiwas ng tingin sa kanya. Hindi mo ako madadala sa pagpapakyut mo. No. Simpleng sagot nito at agad na tumalikod. Alam naman ni Kane na maganda ang babae, ngunit ang paraan ng pagmamakaawa nito sa kanya, alam niyang walang sino mang lalaki ang magagawang tanggihan ang tingin na iyon. Kaya naman bago pa siya mabiktima ng puppy eyes nito, ay agad na siyang tumalikod. Please na, I have nowhere to go. Pakiusap pa ng dalaga habang bahagyang hinatak ang suot nitong bathrobe. No. Simpleng sagot niya at takma na sanang papasok sa loob ng silid niya. I don't let anyone go inside my room. Dagdag pa niyang sagot dito. Nang makabitaw na ang dalaga ay bahagyang napangisi si Riza. Kung hindi tatalabang pagpapakyut, then tignan natin kung e-epekto naman ang pang-aasar talent skills ko. Sa isip-isip ni Riza, napacross arm siya bago humarap sa lalaki. You don't let anyone in? Then I guess I'm special. Pinapasok mo lang naman ako dito kagabi at inangkin ang buong pagkatao ko. Are you sure you won't help me knowing na may nangyari sa atin kagabi? Diretsahang tanong ni Riza sa lalaki. Natigilan si Kane sa narinig. Hindi niya lubos maisip na didiretsahin siya ng babae tungkol sa bagay na ito. Hindi na niya maiwasang pamulahan ng tenga na otomatiko na lamang na nag-init sa naririnig kay Riza. Napaharap siya dito. What are you even talking about? Last night was just an accident. Nauutal na sagot niya dito dahilan para sumilay ang ngisi sa labi ng dalaga. Accident? Then bakit parang sarap na sarap at tuwang-tuwa ka pa kagabi? I don't think it's an accident, Kane. We both liked it. Nakangising sambit niya dito. Bahala na. Mahuli ko lang talaga ang ugali at kiliti ng lalaking to. At piniguradong wala siyang choice kundi ang papasukin ako dito.
Sambit niya sa isipan habang hinihintay na mawalan ng kontrol ang lalaki. Hindi man tatanungin, ngunit magaling din si Riza sa pagmamanipula ng lalaki, lalo na sa paghuli ng kiliti ng mga ito. Kaya naman, ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla na lamang nakabawi ang lalaki at agad na tumalikod sa kanya. I liked it. Well, I think I do. But it doesn't mean I want to taste that again. Sambit ng lalaki tsaka humarap sa kanya at napangisi. Ganoon na lamang kabilis ay agad na lumukot ang mukha ng dalaga. She felt insulted. Ano daw? Nagustuhan niya pero hindi na siya uulit pa? E di parang sinabi niya na rin na hindi ako masarap. Sa isip-isip ni Riza na ngayon ay inis na nakatingin sa nakasaradong pinto ng lalaki. Napahawak siya sa kanyang baba. Hindi gumana ang pagpapakyot pang-aasar ko. Kailangan ko pang mag-isip ng paraan para mapapayag ko siya. Sa isip-isip niya habang nanatiling nasa harap ng pinto nito. Sa kabilang banda naman ay napasandal na lamang sa likod ng pinto si Kane nang tuluyan na niya itong maisara. Hindi niya magawang pigilan ang sarili na mamula matapos marinig ang mga sinabing iyon ng dalaga. How can she say those words with a smirk on her face? Hindi makapaniwalang tanong niya sa sarili tsaka agad na napaupo sa sahig. Hindi naman ito ang unang beses niya sa babae. Hindi rin ito ang unang beses na may nangakit at nagbiro sa kanya ng ganito. Ngunit sadyang iba lang ang dating ng mga sinabi nito sa kanya kanina. Napatingin na lamang siya sa ilalim ng pinto at sinilip kung naroon pa rin ito. Agad na lang siyang napaupo mula sa pagkakasilip nung makita ang babae na nakaupo sa sahig at tila ba'y nakatingin din sa ilalim ng pinto niya. Did she saw me? Sa isip-isip niya. Mukhang malalim ang iniisip ng babae at kahit na naku-curious siya sa iniisip nito ay ipinagkabit-balikat niya lamang ito. It's not my business anymore. I just can't let her in my condo. Babae siya at lalaki ako. There's no way I would be able to control myself from tasting her again. Sa isip-isip niya, tsaka tumayo na lamang na nakayukong nagtungo sa kusina. Nag-umpisa na siya sa pag-aasikaso sa sarili bago pa man dumating ang mga kaibigan niya. Minessage na rin niya ang mga ito na huwag nang pumunta sa kondo niya. Hindi naman sa ayaw niya ang mga ito. Sadyang alam niya lang kasi kung gaano kakalat ang mga ito at bilang isang tao na malinis sa mga gamit ay siguradong mapapagod siya sa pagligpit ng kalat ng mga ito pagkatapos nilang kumain. Ayoko mapagod sa pagliligpit ng kalat niyo, no? Sa bahay lang tayo ni Najed. Sagot niya dito sa kabilang linya. Ah? Anong sinasabi mo dyan, Kane? Nandito na kami sa labas ng kondo mo eh. Buksan mo na lang tong pinto. Ha? Huh? Gulat na tanong niya tsaka napabuntong hininga. Sabi ko naman na di ako nakapaglinis eh. Tss, para ka namang babae niyan pre. Tsaka ikaw, makalat? Imposible. Sagot ito sa kanya. Sige na, anong password? Pasok na kami. Sambit ito. Dahil abala pa sa paglilinis si Kane ay wala na siyang ibang choice kundi sabihin na lang sa mga ito ang password. Ilang saglit pa lang ay rinig na agad niya ang malakas na pag-uusap ng mga ito. Kane, where are you? Mapaglaro na tawag sa kanya ng mga ito. Napabuntong hininga siya bago lumabas sa harap ng mga ito dala ang walis. Ayun na pala siya eh. Mukhang naglilinis nga siya. Sheesh! Wife material ka talaga pre. Gusto mo pakasal na lang tayo para may tagalinis din ako ng kondo? Patawang biro ni Jed sa kanya tsaka umakbay pa sa kanya. Napamura tuloy siya ng malutong dahilan para matawa ang mga kasama niya. Ay, oo nga pala pre. Nagdala kami ng soju oh. Tapos barbecue din. Sambit naman ni Lowell sa kanya tsaka inilapag ang mga pagkain na binili nila. Pag-iinuman kayo? Takang tanong na dito. Oo naman, magsiselebrate tayo dahil sa promotion ko. Tuwang-tuwa na sambit naman ni John sa kanila. Napailing na lamang si Kane sa mga ito. Kahit papaano ay aaminin niyang na-miss niya ang barkada. Parang ganito rin kasi sila noong nasa Pinas pa sila. Wala pa rin nagbago. Para tuloy silang nasa Pinas habang nagkakaroon ng kaunting get-together. Inayos na lamang nila ang mga gamit at naglabas na rin sila ng yelo. Habang si John naman ay sinet up na rin ang PS5 na lalaroin nila mamaya. Ay nga pala Kane, may bisita ka ba? Biglang tanong ni George sa kanya. Ha? Oo, kayo. Sagot niya.
Baliw, alam ko. Ang ibig kong sabihin ay kung may bisita ka pa ba maliban sa amin. For example, babae. Sambit ito na ikinakunot ng noo ni Kane. Bakit ba? Takang tanong niya. Eh, may babae kasi sa tapat ng kondo mo eh. Hindi ko alam kung bisita mo ba siya o bisita sa kabilang silid, kaya naman, tinatanong kita. Sagot ito sa kanya. Oh, bakit? Anong meron sa kanya? Tanong ni Kane sa mga ito. Natutulog kasi sa daan habang nakatingin sa direksyon ng silid mo eh. Sagot nito sa lalaki na nagpatahimik sa kanya. Nandun pa rin si Riza? Wala ba siyang balak na umuwi? Kala ko ay umalis na siya kanina nang hindi ko siya sagutin. Sambit niya sa sarili. Baka sa kabilang silid yun. Nauutal na sagot niya sa mga ito. Hindi ba aaring malaman ng mga ito na kasama niya ang babae kagabi? Oh, ganun ba? Sayang, ang ganda pa naman nun. Sagot na lamang ni George bago napatingin sa iba. Yung babae kanina? Oo, ang ganda nga eh. Ang payapa habang natutulog. Sagot naman ang isa. Diba? May boyfriend na kaya yun? Tanong pa ni Jed dahilan para magpantig ang tenga ni Kane. Alam nyo, let's just drink, okay? Sabi niya sa mga ito para mapahinto ang mga ito sa usapan tungkol kay Riza. At dahil mga simple-minded lamang ang mga kaibigan niya, ay nag-inuman na nga ang mga ito habang naglalaro. Ang iba naman ay nakinood lang at kumakain lang ng pulutan nila. Ilang saglit lamang ay mahahalata ang pagkalasing ng mga ito. Saan ka pupunta? Takang tanong ni Jed nang tumayo sa upuan si Kane. Ihilang ako. Wait. Sagot niya sa mga ito, tsaka agad na tumayo. Nang makapaglakad na siya palayo, ay pasimple siyang sumilip sa mga kaibigan. At nang makitang abala ang mga ito at hindi naman nakatingin sa kanya, ay agad na rin siyang tumakbo papunta sa pinto. Riza! Agad na tawag niya dito paglabas niya. At katulad ng sinabi ng mga kaibigan niya ay nakahiga nga ito sa sahig. Sandali siyang umupo sa harap nito at tinanggal ang buhok na nakaharang sa mukha at inipit ito sa tenga niya. Sandali siyang napangiti na makita ang maamo nitong mukha. Kaparehong kapareho ng mukha na bumighani sa kanya kagabi. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng ito at ang babaeng nang asar sa kanya ay iisa. Why did you even wait here outside? Do you really need my help? Tanong niya sa isipan tsaka dahan-dahang binuhat ang babae. Hindi na siya nagdalawang isip pa at agad itong ipinasok sa kanyang kondo. Maingat at marahan lamang ang paggalaw niya upang hindi magising ang babae at hindi rin ito makita ng mga kaibigan niya. Paunti-unti lang ang hakbang niya hanggang sa tuluyan na rin niyang maisara ang pinto ng walang ingay. Guys, nasan si Kane? Rinig niyang tanong ni Jed sa mga ito. Di ba, iihi daw siya? Sagot naman ni John sa kanya. Eh, wala kasi sa banyo eh. Kakagaling ko lang dun. Sagot ni Jed sa mga kaibigan. Buisit, di bang pakialam ni Jed at ang daming tanong? Pabubuking ako niyan eh. Kaysa naman sa mahuli sila, ay agad na siyang pumasok sa kanyang silid at takma na sanang ihihiga ang babae. Ah, baka nandito sa kwarto niya. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang pabukas na ang pinto. Hindi maaaring makita ng mga ito na kasama niya ang babaeng ito dahil paniguradong malalaman iyon ng parents niya. Otomatiko na lamang na gumalaw ang kanyang katawan at dinala ang babae papunta sa kanyang closet. Wala naman dito sa kwarto niya eh. Kane! Nasaan ka, Kane? Wala nang beer! Malakas na sigaw ni Jed habang nililibot ang buong kwarto niya. Buisit ka, Jed. Ano ba problema mo? Bumili ka ng beer kung gusto mo. Sa isip-isip ni Kane habang masama ang tingin sa pinto ng closet. Mula kasi dito ay rinig niya ang boses nito. Napatingin siya sa babae na ngayon ay yakap niya pa rin. Agad siyang natigilan nang mapansin ang kanilang posisyon. Napakalapit ng dibdib nito sa kanya, kaya naman ramdam niya ang pinagpalang kabundukan nito at ang katawan nito na ngayon ay nasa ibabaw niya. Umayos ka, Kane! Pagkukontrol niya sa sarili habang tahimik na ipinagdadasal ang pag-alis ni Jed. Sa sitwasyon niya ngayon ay hindi siya sigurado kung makakapagpigil pa siya lalo pat unti-unti na ring umiinit ang pakiramdam niya. Feeling ko umalis si Kane. Baka bumili na siya. Rinig namang sambit naman ni John kaya lumabas na rin si Jed. Ay, salamat naman. Sa isip-isip niya, tsaka dahan-dahang inayos ang babae
Ngunit nagulat na lamang siya nang makitang gulat itong nakatingin sa kanya. Riza, tawag niya sa pangalan nito. Ngunit agad siyang natulak ng babae palabas ng closet. Kane? What did you do to me? Hindi makapaniwala na tanong ni Riza. Agad na napatingin si Kane sa pinto nang marinig ang mga yabag na papalapit. I'll explain to you later. Sagot niya dito at agad na hinila ang babae papunta sa makapal na kortina. Ha? Huh? What do you mean? Takang tanong ng babae nang bigla siyang yakapin ni Kane habang nakatago sa makapal na kortina. Kane, nandyan ka pala! Sambit ng kaibigan niya nang makita siya dito. Pasimpleng ngumiti ang lalaki at kumaway dito. Anong ginagawa mo dyan? Takang tanong nito. Naglilinis lang ako. Ang dumi kasi dito eh. Sagot naman ni Kane habang pasimpleng pinapagpag ang kurtina. Anong madumi? Ako? Madumi? Sa isip-isip ni Riza na nanggagaliti sa inis. Sige-sige. Ikaw nga pala ang clean freak sa barkada. O siya, bumaba ka na lang kapag tapos mo na ah. Bumilisin na George ng mga beer. Bus na nasa ref mo eh. Saan ng kaibigan? Sige, kayo bahala. Sagot na lamang niya dito. Ilang saglit lamang ay lumabas na rin ang kaibigan kaya dali-daling nagtungo sa pinto si Kane at inilock ito. Yes, finally. Sambit ng lalaki, tsaka napabuntong hininga. Napatingin siya sa babae na ngayon ay nakayuko habang naghihintay sa kanya. So what was that? Hindi ka ba talaga nahihiya? After what happened last night, you even want to live here with me for a few days. Paunang sambit niya sa babae. Hindi ko naman gagawin ito kung may choices pa akong iba eh. Kaso, wala eh. Hindi ko naman kaya na tumira sa gilid ng kalsada. Sagot ng dalaga tsaka paawang na tumingin sa lalaki. Napabuntong hininga na lamang si Kane. He admits it. He lost. Naawa na nga siya kanina nang makitang nakahiga ito sa labas ng pinto niya. Iyon pa kayang sa gilid ng kalsada? Isa pa ay wala namang ibang mangyayari kung kakalimutan na lamang niya ang tungkol kagabi. Okay Kane, magiging mabait na lang tayo ngayon. Walang ibang ibig sabihin. Mabuting tao tayo kaya handa tayong tumulong sa mga nangangailangan. Paulit-ulit na sambit niya sa sarili. Oy Kane, ayos ka lang? Takang tanong ng mga kaibigan niya sa kanya. Lutang ka ata pre, may problema ba? Babae ba yan? Sunod-sunod na tanong ni Jed sa kanya. Natawa na lamang siya sa mga ito. Wala. Sige na, maglaro na tayo. Mabilis na pag-iwas niya sa topic ng mga ito. Sa totoo lang ay hindi niya magawang makapag-focus gayong alam niyang nasa kwarto niya ang babae ngayon. Hindi niya maiwasang ma-conscious lalo pat ito ang unang beses na hinayaan niyang tumambay ang hindi niya gaanong kilala sa loob ng kanyang kwarto. Ilang araw na rin ang nakakalipas simula nang tumira si Riza sa condo unit ng lalaki. Ngunit sa loob ng ilang araw na yon ay ilang bagay ang natuklasan niya sa lalaki. Get up! Utos sa kanya ng lalaki. Ha? Bakit? Naguguluhan na tanong niya sa lalaki. You're so dirty! Sagot lang ng lalaki at agad na niligpit ang mga pinagkainan niya ng suha. Ha? Teka, kumakain pa ako eh! You can eat without this trash! Sagot ng lalaki at agad na kinuha ang mga pinagbalatan ng suha at inilagay sa plastic. Ha? Pero... Here, ayos na. Akala ko ba ikaw ang magiging tagalinis ko dito sa bahay? Eh, ikaw itong tagakalat eh. Reklamo bigla ng lalaki. Hindi na lang nakapagsalita ang babae dahil sa hiya. Hindi ko naman sinabing iligpit mo yun eh. Nilinisin ko naman yun pagkatapos ko kumain. Mahinang sagot ng dalaga. Nagdala kasi ng suha ang isa sa mga kaibigan ni Kane, kamakailan na nanggaling pa sa Pilipinas. Never mind. Sagot lamang ng lalaki tsaka dumiretso ng tumalikod. Kane, halika! Tikman mo to oh! Nagluto ako ng popcorn! Masayang aya niya sa lalaki. Nang makita naman ng lalaki ang makalat niyang kusina ay agad siyang natahimik at napatingin na lamang sa kanyang kalan. Agad na humarang si Riza. Oo, alam ko. Lilinisin ko rin ito mamaya. Huwag mo na sabihin. Inunahan na siya ng dalaga na punahin ito at agad nang nag-ayos ng kalat. Napanguso ito dahil alam niyang sisitahin na naman siya ng lalaki sa mga kalat niya. Kaunting kalat lang naman ito,
pero masyado kang malinis. Kung minsan iniisip ko kung bakla ka ba o ano. Mahinang bulong ni Riza nang bigla niyang maramdaman ang paglapit ng lalaki sa kanya. Ako? Bakla? Can't you see me? Tila ba'y may pagkainsulto sa boses na iyon ni Kane nang sabihin niyon. Agad na napaharap si Riza sa lalaki at nagulat kung gaano kalapit ito sa kanya. Hindi niya maiwasang mapalunok nang makita kung gaano kagwapo ang lalaki sa suot nitong hoodie at gray pants. Ang lapit mo sa akin? Mahinang bulong ni Riza tsaka bahagyang lumayo si Kane habang nakapamulsa. So what? Nakataas ang kilay na tanong nito. Baka mahalikan kita dyan, no? Mahinang sambit ni Riza na akala niya ay hindi narinig ni Kane. Wala, baka kasi maamoy mo ang hininga ko. Palusot pa ni Riza. Hindi naman magawang makapag-react ng maayos ni Kane dahil rinig na rinig niya ang unang sinabi ng babae sa kanya. Hindi ka kasi hygienic. You should take care of yourself more kung ayaw mong mamatay ng single. Sagot na lamang ni Kane para alisin ang awkwardness sa pagitan nila. Agad na kumunot ang noo ni Riza. Hindi naman talaga mabaho ang hininga niya. Gumawa lang siya ng palusot. Ngunit na-criticize pa siya ng lalaki ng walang oras. Ayusin mo ang kusina ko at babalik ako dito. Alam mo na kung saan ka pupulutin kapag hindi pa yan malinis pagbalik ko. Sambit ni Kane habang patuloy na paglalakad hanggang sa makaalis na ito sa kanyang harapan. Itong lalaking to? Pasalamat siya at gwapo siya ha? Sa isip-isip niya, tsaka kinuha at niyakap si Cookie ang alagang aso ni Kane. Maliit lamang na aso ito at mabalahibo. Hindi naman niya alam kung ano ang tawag sa breed ng asong ito, ngunit sigurado siyang mamahalin ito. Diba Cookie, ang gwapo-gwapo ng amo mo pero ang sungit-sungit? Sambit niya sa aso na animoy nakakaintindi rin sa kanya. Nilandi rin naman siya ng aso na animoy sumasang-ayon ito. Diba? Ang cute mo talaga, Cookie. Huwag kang gagaya sa amo mo, ha? Good girl! Tuwang-tuwa na sambit niya, tsaka niyakap muli ang aso. Sa kabilang banda naman, ay nanatiling nakatago si Kane sa bandang pintuan. Sa loob ng ilang taon na alaga niya si Cookie, ay ngayon lamang siya nainis at nagselos dito. Pangarap ko lang nung nakaraan maging unan. Dahil iyon ang palaging yakap ni Riza. Pero ngayon, mas gusto ko nalang ata maging aso. Nakakaselos ka, Cookie. Hindi na tayo bati. Sa isip-isip ni Kane na animoy isang bata na hindi nagawang makuha ang gustong candy. Sa katunayan ay hindi pa malinaw kay Kane ang tunay na nararamdaman niya sa babae. Ngunit sa loob ng ilang araw na pagtira nito sa kanyang bahay ay mas lalo lamang nagiging malinaw sa kanya na unti-unti na siyang nahuhulog dito. Hoy! Ang magandang buhok nito na bumagay sa hugis ng kanyang mukha. Kane? At maging ang nakaiiritang boses nito tuwing umaga. Iyon na ata ang pinakamasarap na alarm clock tuwing umaga. Hoy! Malakas na sigaw ng kaibigan sa kanya dahilan para mabalik siya sa realidad. Sorry, ano nga ulit yun? Nauutal na tanong niya dito. Isang malakas na pamamatok tuloy ang natanggap niya sa kaibigan. Tulog pa ata si Kane eh. Sigurado ka bang kaya mong mag-present ang business proposal sa kanila? Tanong ni Jed sa kanya. Kasalukuyan silang nasa kumpanya ni na Jed at dahil magka-business partner ang parents nila, ay siya ang nautusan ng kanyang ama na mag-propose ng panibagong project sa ama ni Jed. Sorry. Yes, I can do it. No problem. Sagot niya sa kaibigan. Don't tell me kinakabahan ka. Para ka namang iba kay daddy. Siya, sige. Sunduin ko pa si Melissa sa baba. Good luck, pre. Sunod na lang ako sa conference room mamaya. Paalam nito sa kanya. Inayos na lamang ni Kane ang suot na necktie tsaka napatingin sa salamin. I can do it. I still have a dinner with Riza later. Sambit niya sa sarili tsaka agad na napangiti. Nag-volunteer kasi ang babae na magluluto ng kanilang hapunan mamaya. Kaya naman, kahit na may dinner dapat sila mamaya kasama ang parents ni Jed, ay mas ginusto niyang si Riza ang kasabay mamayang gabi. Lumawak ang ngiti niya tsaka agad na pumasok sa conference room. Nice to meet you, iho. Grabe, ang bilis talaga ng panahon. Here you are, a very refined guy you become.
No wonder bakit patay na patay itong si Melissa sa'yo. Nakangiting bati sa kanya ni Mr. Suarez, ang ama ni Jed. Thank you, Sir Suarez. I'm always grateful for my parents' genes. If it's not for them, I won't be like this. Nakangiting sagot niya dito. Bahagyang natawa ang Ginoo sa kanya bago siya nagsimulang mag-present. Palakpakan at pagbati ang bumungad nang matapos ang kanyang presentation. At katulad ng inaasahan, ay approved ito sa matandang lalaki. Wow, I really like you. I mean, the way you present, you're so handsome. I mean, so cool. Tuwang-tuwa na komento ni Melissa sa kanya. Thank you, Ate Melissa. Nakangiting sagot niya dahilan para mawala ang ngiti sa labi ng babae. I told you, don't call me ate. Nagtatampo na ako sa'yo. I'm sorry, Melissa. Na-awkward na sagot niya dito. I won't take sorry for an excuse. Need mo ako i-take for dinner tonight. Demand nito sa kanya. Napakamot sa kanyang batok ang lalaki. I'm sorry, Melissa. I have other plans tonight eh. Ay naku ate, you're making him uncomfortable eh. May date pa yan mamaya. Huwag mo nang ipilit. Sabat naman ni Jed sa usapan nila. Date? With whom? Tila ba'y nagulat na tanong ng ate nito. I'm just joking. Sige na ate, hinihintay ka na ni Dad. Sinamaan ng tingin ni Melissa ang kapatid. Sabi mo tutulungan mo ko. You're useless. Angal na bulong nito sa kanya bago tumalikod sa kanilang dalawa. Natawan lang tuloy si Jed sa ate bago humarap sa kaibigan. Pasensya ka na sa ate ko ah. Baliw lang talaga yun sa'yo. No problem. By the way, I need to get going. May dadaanan pa kasi ako eh. Paalam niya sa kaibigan. Sure. Sagot naman ni Jed. Akma na sana siyang makakalayo nang sumigaw si Jed. Kane, you're blushing. Make sure you tell us who is she ah. Good luck man. Nakangiting sambit ng kaibigan niya. Unti-unting napangiti si Kane dahil sa supportive niyang kaibigan. Yes, thanks bud. Sagot niya at agad na napatakbo palayo. Sa katunayan ay balak niyang umamin ngayon sa babae. Magandang pagkakataon din ito dahil sabay silang kakain ng babae. Agad na siyang dumaan sa isang flower shop bago umuwi sa kondo niya. Ngunit habang naglalakad ay inabutan siya ng ulan. Kaya naman basa na siya nang makauwi sa kondo niya. Kane! What happened? Gulat at nag-aalalang tanong ng babae sa kanya. Here. Mahinang sambit niya dito, tsaka inabot ang bouquet. For what? Hawakan mo lang. Ha? Huh? Malamang, para sa'yo. Sagot niya sa babae. Napatingin naman ang babae sa bulaklak, habang si Kane ay napasampal sa noo. What the hell? Bakit ganun nang lumabas sa bibig ko? It's not romantic-like. Sa isip-isip niya, nais na lamang niyang bumalik ang oras at ulitin ang eksenang iyon. Wait, bakit ka basa? I'll get the towels. Wait here. Sambit ng babae nang mapansin ang tumutulo niyang damit. Pinagbihis muna siya ng babae bago sila nagtungo sa kusina para kumain. Para saan naman ang bulaklak? Ang bango ah, in fairness. Saan mo nabili? Sunod-sunod na tanong ng babae sa kanya. Diyan sa malapit na butik. Simpleng sagot niya. Oh, parang ang mamahalin nga eh. Para saan nga pala yun? May iba kang intensyon sa pagbibigay ng bulaklak ano? Tila ba'y nang hihinala na saad ng babae? Actually Riza, may sasabihin sana ako sa'yo. Mahinang sambit niya dito. Naghahanap siya ng tamang salita para sabihin sa babae ang nararamdaman niya. Ilang beses na rin niya itong na-rehearse, ngunit sa hindi malamang dahilan, ay parang bumigat ang ulo at katawan niya. Ay, wait lang! May naiwan pala ako sa kalan. Baka magkasunog eh. Biglang paalam ng babae at tumakbo palayo. Napasapo naman sa kanyang ulo ang lalaki. Mas naramdaman niya ang bigat at sakit sa ulo nang umalis ito. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik na ang babae ngunit mas napansin ito si Kane na parabang pinagpapawisan. Kane, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong niya dito at nilapitan ito. Hala, ang init mo! Bakit may lagdat ka? Wait, kukuha ako ng bimpo. Teka lang. Sambit ng babae at agad na kinuha ang towel at tubig. Halika, pumunta tayo sa kwarto mo.
Kung may sakit ka pala, ay dapat hindi ka na napumilit na kumain. Sambit ng dalaga, tsaka siya inhiga sa kama. But I want to eat what you're cooking. Mahinang sagot ng lalaki. Pwede pa naman ako magluto sa susunod eh. Akin na nga ang kamay mo. Pupunasan ko ng bimpo. Hinayaan lang ni Kane na pagsilbihan siya ng babae ng mga oras na iyon. Nanatili lamang siyang nakangiti habang pinapanood ang babae. Bubuksan ko ang damit mo ah. Pupunasan ko ang katawan mo. Paalam ni Riza sa kanya. Hindi alam ni Kane kung ano ang pumasok sa isip niya at siya mismo ang kumuha sa kamay ng dalaga at inilagay sa kanyang abs. Nanlaki ang mga mata ni Riza nang mahaplos ang matitigas at mainit na abs nito. Para bang nag-aapoy sa katawan ng lalaki. You can touch me all you want, Riza. Tila ba'y langong sagot ng lalaki habang malamlam ang mga mata nito. Napalunok si Riza habang pinupunasan nito. Hindi niya magawang madistract sa tingin ng lalaki sa kanya. Huwag kang magtumingin ng ganyan. May sakit ka na't lahat-lahat. Ang landi-landi mo pa. Saway ni Riza sa lalaki habang pilit ding pinapakalma ang sarili. I'm not. I'm always like this. Nahihirapang sagot ng lalaki. Anong always like this? Eh pinupunasan ko lang yung katawan mo. Pero kung makareact ka, parang iba yung hinahawakan ko eh. Hindi ka mukhang nahihirapan. Mukhang mas natutuwa ka pa. Suway ng babae sa kanya. Napangisi si Kane at hinablot ang kamay ni Riza. Because I am. Sagot nito at walang pakundangan na hinalikan ang dalaga. Hindi alam ni Kane kung saan nanggaling ang lakas niya at nagawa pa niyang humalik sa babae sa kabila ng pagkahilo niya. Ano bang ginagawa mo? May sakit ka oh! Saway ni Riza sa kanya nang maghiwalay ang labi nila. Why? Don't you want to kiss me? Para bang bata na magtatampo ang itsura ng lalaki ng mga oras na iyon. Malapit ang mukha nila sa isa't isa, kaya naman kitang-kita niya ang disappointment sa mukha ni Kane. It's not like that. Of course I like it. Then, there's no reason for me not to kiss you. Because I like it too, Riza. Sambit ng lalaki, tsaka muling sinakop ang bibig niya. Hindi na nagawa pang makatanggi ni Riza dahil maski siya ay nahawa sa init ng katawan ng lalaki. Namalaya na lamang niya ang sarili kinaumagahan na mahimbing na natutulog sa kama ng lalaki. Good morning! Masayang bati ng lalaki sa kanya. Napakunot noo si Riza nang makita kung gaano kalawak ang ngiti ng lalaki. Are you kidding me? Hindi makapaniwala na tanong niya dito. Why? By the way, you look so sexy in my shirt. Nakangising sambit ng lalaki. Agad na pinamulahan ng pisngi ang babae. Suot kasi niya ngayon ang t-shirt ng lalaki na luwag sa kanya at may cycling naman siya sa pangibaba. Kaya naman, kitang-kita ang legs niya. Ugh! Tigilan mo nga yan? Sigurado ka bang ayos ka lang, Kane? Hindi ba't mainit ka kahapon? Tanong niya sa lalaki. At inabot ang noon nito gamit ang likod ng palad niya. Nakangiti namang kinuha ni Kane ang kamay niya at hinalikan ito. I'm always hot, baby. Nakangising sagot nito sa kanya. Napangiwi siya. Alam mo, kinakabahan na ako sa'yo. Anong gamot ba ang ininom mo kagabi? At kung anong kakornihan ang nilabas dyan sa bibig mo? Naguguluhan na tanong niya sa lalaki. Inosenteng humarap ang lalaki sa kanya. Your juices. Sagot ng lalaki. Sandali pang nagloading ang isipan ni Riza dahil sa sagot nito sa kanya. Juice? Hindi naman ako nagtimpla kagabi ng ju... Agad siyang natigilan nang mapagtanto ang ibig sabihin nito. Ang bastos mo! Tumahimik ka nga dyan! Saway niya sa lalaki. Mas lalo siyang namula dahil hindi niya inaasahan na mas naughty pala ang lalaki sa kanya. Just kidding. But for real, your juice is the best. Banat pa nito kaya agad niya itong nakurot sa braso. Ngunit natawa lang ang lalaki. Come here, let's eat together. Before I even eat yon. Tigilan mo! Makakatikim ka kapag pinagpatuloy mo yung sasabihin mo. Putol niya sa sasabihin nito. Agad na natahimik si Kane at muling napangiti. I would love to taste that. Ano bang matitikman ko? Pahabol pa nito. Hindi na kinaya pa ni Riza ang mga salitaan ng lalaki. Kaya agad siyang nagtungo sa banyo. Ewan ko sa'yo.
sambit ni Dito tsaka inilock ang pinto. Napatingin sa salamin ng CR ang kitang-kita niya na namumulan niyang pisngi. Ano bang problema ng lalaking yun? Bakit bigla na lang siyang nagiging ganun? I can't control my heart. Para akong magpapalpitate sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Sa isip-isip niya, naghilamos na lamang siya matapos noon bago lumabas. Riza, do you want something later? Tanong ng lalaki sa kanya na nasa labas ngayon ng kwarto niya. Hmm? Wala naman. Sagot na Dito. Hindi na siya sumagot pagkatapos noon. Sa katunayan ay hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki na bukas na ang flight niya pabalik sa Pilipinas. Hindi pa klaro sa kanya kung ano pa talaga ang relasyon nila ng lalaki. Natatakot rin naman siya tanungin ito. Ayaw niya pang umalis. Gusto niyang manatili pa dito kahit ilang araw lamang. Laglag balikat siyang lumabas ng kwarto at naabutan sa labas ang napakatahimik at walang katao-tao na sala. Mapait siyang umiti. I was too distracted by him. I even felt like this will be my home forever. I almost forgot that we don't have anything from each other. I almost forgot that this is just for temporary. Wala akong karapatan na maging selfish. I know that one day, I need to go back to where I belong. Sa isip-isip niya, tsaka agad na nagtungo sa kusina. Matamlay siyang nagluto ng kanilang pagkain. Hindi naman siya madalas magluto dahil palaging si Kane ang gumagawa. Kesyo makalat daw siya mag-asikaso. Napatawa tuloy siya ng pagak. I will miss you. Why do I need to fall in love with him so hard? Sabi ko afam ang hahanapin ko eh. Bakit heartbreak ang kinukolekta ko? Saway niya sa sarili at agad na pinunasan ang kanyang luha. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang nakaharap sa lababo. Hindi niya alam kung bakit nai-imagine niya ang ganitong eksena. Good evening, love. What are you cooking? Tanong ni Kane sa kanya habang nakapulupot ang kamay sa kanyang tiyan at nakayakap sa kanya mula sa likuran. I will cook your favorite, love. Sagot niya dito. Hmm, mukhang masarap ang kain ko, love ah. Love you. Malambing na bulong ng lalaki, tsaka bahagyang hinalikan ang leeg niya. Napasampal na lamang siya sa kanyang pisngi para magising sa realidad. Wake up, Riza. It will never happen. Sa isip-isip niya at nagpatuloy na lamang sa ginagawa. Maya-maya ay narinig niya ang pagtunog ng doorbell, kaya agad siyang nagtungo doon. Hello? Yes po. Tanong niya nang makita ang isang babae na may dalang pagkain. Oh, hi! Mukhang nagulat pa ang babae nang makita siya nito. Can I talk to Kane? Tanong nito habang sumisilip sa loob. Unfortunately, he's not here. May I know who is asking? Tanong niya sa babae. Oh, I'm sorry. I'm Melissa. You're a Filipino, right? Tanong nito sa kanya. Ah, yes po. I knew it. Kayo manggi ka kasi eh. Anyways, can you call him? He told me that we will have a dinner with him. I can't reach him kasi eh. Sambit ng babae sa kanya. Kakalabas lang niya eh. I can call him if you want. No need. I'll just call him na lang. Thank you. Sagot ni Melissa, tsaka tumingin sa kanyang telepono. Makakatikim ka talaga sa akin, Kane. I even bought your favorite chicken wings. Anas ng babae habang naglalakad palayo. Hindi maiwasang isipin ni Riza kung sino ang babaeng yun. Sino kaya siya? Ang ganda niya. Hindi imposibleng magustuhan siya ni Kane. Sa isip-isip niya. Matapos noon ay bumalik na siya sa loob. Nagluto na lamang siya ng pagkain nila mamaya. Ngunit habang nagluluto ay bigla siyang nakatanggap ng tawag sa lalaki. Ganun ba? Sige, no problem. Sagot niya dito. I will eat ulit pag uwi ko dyan. Hindi ako magpapakabusog dito, promise. Sagot ng lalaki sa kanya. No, it's okay. Enjoy ka dyan. Sagot niya dito, tsaka ibinaba ang tawag. Marahil ay kasama na nito ang babae na nagpunta dito kanina. Sa isip-isip niya, tsaka napatingin sa niluluto. It's okay. Makakain din naman ito bukas if ever. Sambit niya sa sarili. Nang matapos na siyang kumain, ay inayos na rin niya ang gamit niya at inilagay lang sa tabi bago natulog. Halos alas 12 na nang nakauwi si Kane. Nagkayayaan kasi sila ng magkaibigan na kumain sa isang restaurant at naabutan siya ng mga ito sa convenience store.
hindi na tuloy siya nakahindi matapos siyang hilain ng mga ito kahit na naka-shorts at sando lang siya. Pagpasok niya ay nakita niya agad ang iniluto ng babae. Sumubo siya dito at hindi niya maiwasang mapangiti habang kinakain ang niluto ng babae. Pagkatapos noon ay sumilip lang siya sa kwarto ng babae at hindi na nag-abala pang pumasok dahil baka magising niya ito. Good night, Teresa. Sweet dreams. Sambit niya dito tsaka nagtungo sa sariling kwarto at natulog na rin. Kinabukasan ay maagang nagising si Riza at naghanda ng umagahan. Ininit niya rin ang pagkain kagabi at napansin na nabawasan ito. Napangiti tuloy siya. Bago siya umalis ay nais niya sanang personal na magpaalam sa lalaki. Ngunit mahimbing pa rin ang tulog nito. Napangiti na lang tuloy siya at pasikretong hinalikan ang labi nito bago siya umalis. Goodbye, Kane. In just a short time, I know I do love you. But I'm afraid I don't belong here. I can't stay with you here forever, like this. Till next time. Paalam niya dito tsaka tumayo na. Alas 8 na siya nakarating sa airport at naghintay na lamang siya ng isang oras para makasakay ng airplane. Habang naglalakad, ay hindi niya maiwasang mapatingin sa mga tao. Bakit masyado atong maraming tao ngayon? Hindi naman holiday ngayon na. Takang tanong niya nang bigla siyang mabangga ng isang lalaki. Mabuti na lamang at may isang lalaki sa kanyang likuran ang nasagi. Ang muntikan ng pagtama ng baggage nito sa kanya. Salamat po, sabi niya sa lalaki. Ngunit tumango lamang ito at tumalikod agad. Ang gwapo naman ng foreigner na yun, sa isip-isip niya. Ah, magtigil-tigil ka nga. Gusto mo masaktan ulit? Tanong niya sa sarili at pagak na natawa. Buong biyahe ay natulog lamang siya. Nakapatay na rin ang cellphone niya simula pa noong nasa airport pa lang siya. Natatakot siya na makatanggap ng tawag sa lalaki dahil alam niyang marupok siya pagdating dito. Pagbaba sa airport ay hinintay naman niya ang kanyang baggages. Here, ma'am. Sambit ng staff. Ay, thank you po. Sagot niya. Palabas na siya ng platform nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kane? 23 missed calls? Hindi niya alam ngunit bigla siyang nakonsensya. Bigla na lang kasi siyang nawala matapos siya nitong tulungan. May sulat naman siyang inilagay sa table ngunit alam niyang hindi ito sapat. Should I answer him? Sa isip-isip niya. At ilang saglit lamang ay nasa tenga na niya ang telepono. Where are you? Tanong ng lalaki sa kanya sa kabilang linya. I'm so sorry, Kane. I didn't mean to leave you like that. Agad na bungad na sagot niya dito. Leave me? Yes, I know that we shared a little dirty secret with each other. And I know my limits. I don't think it's right for me to stay with you like that. That's why... Just tell me where you are, Riza. Seryosong sagot ito. I'm in the Philippines already. Hindi niya alam, ngunit naluluha na siya ng mga oras na iyon. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. I'm sorry. Dagdag pa niya. Don't be so sorry, Riza. Why? Aren't you mad? Tanong niya dito. No, because I'm behind you. Tila ba'y napangiti pa si Kane nang sinabi iyon. Napakunot noo si Riza nang marinig ang announcement voice mula sa kabilang linya. Ha? Huh? Look behind you. Utos ng lalaki na agad niyang sinunod. Doon ay nakita niya ulit ang lalaki kanina sa airport. Nakasombrero ito at dahan-dahang nag-angat ng tingin. Hawak pa rin nito ang telepono sa tenga nang tanggalin nito ang mask at sombrero. Ganun na lamang ang gulat niya nang makita si Kane sa harapan niya. But how? Naluluhang tanong niya dito. I know today's your flight. That's why I spent the night with my friends last night. I plan to stay here with you. Sagot ng lalaki habang nakahawak pa rin sa telepono. Then why didn't you tell me? Umiiyak na tanong niya sa lalaki. Because I want to surprise you. But the girl... She's my friend's sister. I don't have a relationship with her. But how? Hindi magawang mahanap ni Riza ang tamang salita at tanong sa lalaki. Because I have the girl I wanted in front of me. Sinserong sagot ng lalaki. You mean? Yes. I love you, Riza. Do you love me too? Tanong nito pabalik sa kanya.
Nang mga oras na iyon, ay wala nang ibang pumasok sa kanyang isipan kundi ang yakapin ang lalaki. Agad na siyang napatakbo dito at mahigpit na niyakap. Kane! Malakas na tawa niya. I'll take this as a yes. Nakangiting sagot ni Kane sa kanya. Yes, I love you, Kane. Pag-amin ni Riza dito. Nang maghiwalay sila ng yakap, ay si Riza na mismo ang humila sa lalaki para sa isang halik. Shall we go now? I want to meet my mother and father-in-law. Nakangiting sambit ni Kane sa kanya. Naging mabilis ang lahat para sa kanilang dalawa. Tila ba'y nakaplano na ang lahat. Iba talaga kumilos ang tadhana. Tila ba'y lahat ng bagay ay umaayon sa kanila. Nagkaroon ng bagong franchise na Kane dito sa Pilipinas. Kaya naman, hindi na rin niya kinakailangan bumalik sa Canada at dito na tumira kasama si Riza. I miss cookies. Kamusta na kaya siya sa Canada? Sambit ni Riza sa asawa. Why do you miss her? Pero ako hindi. Nakangusong tanong ni Kane sa kanya. Siyempre, palagi na kitang nakikita eh. Tsaka, bakit parang nagsiselos ka dyan? Sagot ni Riza. Napaiwas na lamang ng tingin si Kane. Naalala niya kasi ang mga araw na ang aso ang pinagseselosan niya sa atensyon na ngayoy, asawa at nanay ng mga anak niya. Daddy, I want to meet Cookie too! Sambit ng anak niya. Then do you want to go to Canada? Tanong niya dito. Canada? Inosenteng tanong ni Tristan, ang panganay nila ni Riza. Nagkatingin na naman silang mag-asawa at napagdesisyon na nilang kinabukasan na magtungo sa Canada. Masaya at punong-puno ng pagmamahalan ang pamilyang nabuo ni Riza at Kane. Higit pa ito sa pinapangarap niya noon, kaya naman labis siyang nagpapasalamat sa kanyang mag-ama na dumating sa kanyang buhay. Wakas! Maraming salamat po sa patuloy ninyong pakikinig sa Inday Series. At dahil dyan, shout out to Helen Alvarez from Kuwait! Hello, Miss Melanie Frondosa from Italy! Delia Granada from Toronto, Canada! Michelle Cabrera from Binian, Laguna! Nesbeth Hanaban from Cabuyao, Laguna! And Jazz Ramirez from Hong Kong!